guys, welcome to my YouTube channel. In this video guys, ay i-share ko ngayon ang news na nabasa ko ngayon sa The Sun Hong Kong. So i-share ko sa inyo, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan i-like, share and subscribe my YouTube channel, and please don't forget to press the notification bell so that you will be updated whenever I upload new videos. So ngayong araw guys ay may nabasa akong news about sa quarantine period. So nakasaad dito na paiksian na nila yung quarantine period for 7 days, pero hindi kasama ang Philippines. So para maintindihan nyo guys, babasahin ko para very clear sa inyo, and para hindi rin ako magkamali sa sabihin ko. So ito na guys, babasahin ko. So itong news is news here in The Sun Hong Kong. So itong The Sun Hong Kong is one of the Filipino news in Hong Kong, na lahat ng mga news dito sa Hong Kong regarding sa balita kung dito sa loob at sa kalabas ng Hong Kong, at para sa lahat ng mga OFW. So ito na guys, nakalagay dito, quarantine period for vaccinated travelers may be cut to 7 days. So this said, an expert panel advising the government on its COVID-19 vaccination program has recommended that the quarantine period for vaccinated travelers entering Hong Kong, except for those coming from extremely high risk to very high risk countries, may be cut down to 7 days. So, speaking at a new conference late on Wednesday, yes, it is yesterday, the experts say that apart from being fully vaccinated, the travelers must also test negative for COVID-19 on arrival and positive for antibodies in a separate test. They should also present their inoculation records. At present, the 7-day quarantine is only allowed for vaccinated travelers coming from Australia and New Zealand, designated as low-risk countries. Controller for Center for Health Protection, Dr. Ronald Lam, said the shortened quarantine period for vaccinated travelers is in response to the scientific evidence. But Lam was quick to add that the quarantine period for those coming from very high-risk Ireland or extremely high-risk places, Philippines, India, Pakistan, Nepal, South Africa, and Brazil, should remain at 21 days whether or not they are fully vaccinated. However, current restrictions bar anyone who has stayed for at least 2 hours in the last 21 days in extremely high-risk countries from entering Hong Kong. Lam said special facilities to collect blood samples should be set up at the airport for the antibody test, but he said that despite the shortened quarantine period, other measures would be taken to prevent imported COVID-19 cases leaking into the community. So travelers who benefits from the shortened quarantine will have to be tested multiple times during their isolation, and then required to undergo self-monitoring for another 7 days afterwards. So 7 days quarantine and 7 days personal monitoring din. So at least nasa labas na sila, pero hindi tayo kasaling mga Filipino. Those who will likely benefit from the new shortened quarantine period are travelers from those designated as medium or high-risk countries. So, vaccination sa Prince Edward's muna naging memorable experience. So, ganun na guys ang bagong
news dito sa Hong Kong. So hindi pa rin tayo kasali ng mga Filipino sa 7 days quarantine. So kahit naman ang 7 days quarantine ay salang-sala sila sa mga test bago sila makalabas sa 7 days quarantine nila. So ito pa guys, ang countries currently designated as high risk are Argentina, Bangladesh, Belgium, Cambodia, Canada, Ecuador, Egypt, Ethiopia, France, Germany, Indonesia, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Malaysia, the Netherlands, Romania, Russia, Singapore, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, the United Arab Emirates, the United Kingdom, the United States of America, and Vietnam. All other countries not in any of the high-risk categories are classified as medium risk. As for the kind of COVID vaccines that would be accepted for lowering the quarantine period for inbound travelers, the group said that apart from the vaccine already recognized in Hong Kong, those approved by the World Health Organization for emergency use or by stringent regulatory agencies like Sputnik will be accepted. So that's all guys. Hindi pa rin tayo pwede mag-travel. Or you can travel now, but you still need to be quarantined for 21 days dito sa Hong Kong. So please be ready na lang kayo guys kapag gusto niyo pumunta dito sa Hong Kong or magpa-flight na kayo kasi kailangan pa rin yung mag-quarantine. So kung kayo ay naghihintay pa rin dyan sa Pilipinas ng inyong mga job order or employer at wala pa rin kayong nare-receive, so it's because of COVID-19 na parang ayaw pa ng maraming employer kumuha sa Pilipinas kasi maraming nagpapasitid dyan sa atin. At sa kapagdating dito, nagpapasitid. So, just stay tuned guys. Huwag kayong mag-alala kasi makakarating din naman kayo dito very soon. Hintayin lang natin na maging okay ang lahat. So, that's all guys. So, ingat kayong lahat dyan. And be ready na lang kung nag-apply na kayo sa agency, papuntang Hong Kong. Be sure na wag muna kayong magbayad sa mga agency nyo. Pero usually, wala naman ng placement fee or processing fee sa agency. Pero kapag pinamedical na kayo, you need to prepare. Pero usually, ang pinapamedical lang guys ay yung may mga employer. So kung wala pa kayong employer at pinamedical na kayo, you have to ask your agency na kung may employer ka na or wala pa. Kasi kapag pinamedical ka na wala pang employer or wala pang prospect employer, so baka matagalan ka pa. So kailangan mag-ask ka muna sa agency kasi nung time na pinamedical ako, mayroon na akong employer noon. So kung ikaw wala ka pang employer, wag ka munang magpamedical. Pero kung yun ang suggest ng agency mo, you have to talk to your agency para sigurado ka sa mga gagawin mo. Para hindi ka mag-isip na pinamedical ka na tapos wala ka pang employer. So kasi ako noong nagtitraining na ako, job order na lang hinintay ko. So nung katatapos ko lang ng training after 2 weeks, dumating na yung job order ko, nag-sign ako ng contract. Kaya yung pag-process ng papers ko is step by step, walang palya, ang bilis lang. Kaya kapag pinamedical na kayo ng agency nyo, be sure na alam nyo na may employer na nag-sign ng contract nyo. So kung may nag-sign na ng contract nyo, pwede na kayong mag
pamedikal, then while you are on the training, mag-ano na kayo, maghintay na lang kayo ng job order nyo to sign another job order. So, yung una pala is contract ang sasignan nyo, and the next is job order, and the rest is yung mga ibang requirements. So, that's all guys for today. Thank you for watching. Bye! Ingat kayong lahat dyan!